Welcome to my YouTube channel. Kung bago ka lang sa channel na to at true-blooded Aldab Nation ka, eh tama po ang channel na pinuntahan mo. Kaya considering na po kitang bagong subscriber. At huwag mong kalimutang pindutin yung bell para lagi po kang updated sa bagong video na ilalabas ko. Salamat po sa iyong pag-click sa channel na to. Ano lang, portrait ulit. Tayo mo na nga. Portrait ulit? Oh, yan, yan. Better. Oh, ayan na. Ayan. Kamusta? How are you, Allen? How are you? Okay naman. Ito, bahay talaga. As in, on to the sixth week na walang labas-labas. Oh, kaya mo yun? Bahay lang talaga. Dito na lang lahat nangyayari. So, buti na naalala mo ulit kung paano mag-relax. Actually, Miss Lee, parang since nakalipat kami dito, itong magpa 5 years na kami dito sa bahay namin, parang ito na yung longest stay ko sa bahay. So, ina-enjoy mo naman tong quarantine period. Very much. At least, nakakasama mo na yung mga yung family mo. Family, exactly. Na sila ulit. Na-appreciate mo na sila ulit. Yes, Miss. Welcome back to my channel, mga Kaldab. Sino nga po ba ang hindi nakapanood ng live kanina ng Itbulaga na kung saan po magkausap sina Pia Guanyo at si Alden Richards? At dyan sa video na yan, mga Kaldab, na napanood ninyo, ano po ba yung masasabi ninyo? Well, syempre, sasagutin ko po lahat ang katanungan ninyo. Nakapagtataka, hindi po ba, mga Kaldab? Wala daw siya, o kaya hindi po daw siya labas ng labas. Gayong nakikita naman po natin siyang may nasa loob ng sasakyan at kasama niya yung aso. Hindi po ba? Dito, mga Kaldab, kapansin-pansin nyo yung paghawak sa ulo ni Alden Richards. Tapos sa ang lugar, hindi po ba? Medyo nakaka... Kung titignan nyo, mga Kaldab, talagang hindi niya po talaga sinasabi yung buong istorya, di po ba? Kasi kung isa kang Alden fanatics, alam na alam mo nang lumalabas si Alden Richards. Hindi mo po pwedeng hindi malalaman kasi updated ka eh. Kumbaga, hindi po ba? Although yung main fanatics, siyempre, doon lang po sila nakatutok. At yung pong pinakahuli, yung pinaka yung paborito kong sinabi ni Mengay, ani Pia, doon po sa pamilya. Well, doon na lang, mga Kaldab, di po ba? Sa tingin nyo, sino nga po ba ang tinutukoy ni Pia Guanyo? Siyempre, walang iba kundi si Main Mendoza. Whoops! Issue! Di po ba, mga Kaldab? Alam niya naman, o alam naman po ng lahat, na ang pamilya lang ni Alden na andyan sa Laguna raw, ay si Daddy Bay at ang kanyang mga kapatid. Ibig sabihin yan, mga Kaldab, may laman ang sinasabi ni Pia. Well, correct me if I'm wrong, mga Kaldab. Kung sa tingin nyong hindi na naman po o katang isip na naman ang ginagawa mo, Mr. Destiny. Sabi ko nga po, mga Kaldab, kung napanood nyo itong live na to, eh kayo po bahala na mag-comment. Ang sa akin lang, mga Kaldab, eh makabigay po ako ng talagang... Kasi may, sa totoo lang, ang mga EB Dabber Cards, huli ko na to eh. Di po ba? Alam ko na po yung mga lumalabas sa kanila. Dahil sabi ko nga po sa inyo, since 2015, eh isa po tayong diehard ng Aldab. Kaya yung mga galawang ganyan ni Pia, eh huli na po natin. Di po ba? Well, siguro naman, mga ka-Aldab, kung isa kang true-blooded Aldab Nation, at malapit ka sa mga mamis at mga titas, eh alam nyo na. Di po ba? Na yung mga sinasabi po ni Pia eh talagang sobrang nakakakilig, di po ba? Para po sa mga Aldab Nation yon, di po ba? Kasi nakaka-dismaya lang po yung ibang nagko-comment na hindi maganda laban po sa Aldab, di po ba? Na katulad sa mga issue. Pero ngayon, mga Kaldab, magtataka kayo, bakit ayaw ba sabihin ni Tisoy? Kasi pinoprotektahan niya po talaga ang pamilya niya.
Once na malaman na sa Bulacan po talaga siya pumupunta, alam na, di po ba? Kahit siguro bata, pag sinabing Bulacan, part yan ni Maine Mendoza. Lalo na po yun ng mga nanonood lagi sa It Bulaga. Kaya nga po, kahit na may ebidensya tayo at resibo na lumalabas si Tisoy, hindi po talaga yan aamin. Ngayon alam nyo na, di po ba? Ngayon alam nyo na, lalo na po sa mga Alden fanatics na huwag nyong sabihin na hindi po o hindi po talaga lumalabas ng bahay si Alden. Di po ba? Kapag sinabi nyo yan, maraming Alden fanatics ang magagalit sa inyo. Kaya alam po, may pagkakataong hindi talaga po pwedeng sabihin ni Tisoy. Kasi nga po mga ka-Aldab, maraming po talaga ang babagsak dahil lang doon. Di po ba? Lalo na po yung GMA Network, di po ba? Napakarami pong comment na nakakataba po ng puso. Tama naman po kayo. Kasi kapag ka si Mr. Quarantine ang pinag-uusapan, agad-agad post. At kay Nelson Canlas, agad-agad sasabihin ang pangalan ni Mengay kahit wala sa istorya, hindi po ba? Ganun po kalupit ang GMA Network. At dito mga ka-Aldab, napakagandang tanong. Napakarami pong tanong. Bakit nga ba hindi si Maine Mendoza ang partner ni Tisoy? Yan po ang sinasabi ko sa inyo, mga ka-Aldab. Unang-una sa mga may galit o sa mga hindi po maka-Aldab, kung sa tingin nyong walang relasyon sila Maine Mendoza at si Alden Richards at ang totoong karelasyon ni Mengay ay si Mr. Quarantine, bakit hindi sila yung tipong pinaglalive na magkasama? Di po ba? Simpleng tanong. Bakit hindi si Alden at si Mengay ang pinagsasabay sa isang live? Bakit? Di po ba? Bakit? Kung wala namang relasyon sila Mengay at Tisoy, di po ba? At ang karelasyon ni Mengay ay si Mr. Quarantine. Well, ang hirap siguro ng sagot ng tanong ko, mga ka-Aldab, no? Siyempre, mga army, hindi papayag niyan. Di po ba? O, anong sa tingin nyo ang sagot sa sinabi ko? Ibig sabihin lang, mga ka-Aldab, may relasyon po talaga sila Maine Mendoza at si Alden Richard. Siyan po ay patutunayan ko sa next video ko. Oops, nabitin ba kayo? Siyempre. Dito lang mga ka-Aldab, huling-huli ko na. Sabi ko nga po, nang makita ko si Alden, sigurado, hindi ito si Maine Mendoza. Baka naman bukas si Maine Mendoza at si Pauling, di po ba? Kaya nga nakaka-dismaya. Kahit alam po naman natin na pwede naman po, kaya lang may humahad lang, hindi po ba? Yun po yung totoong relasyon na anuman ang mangyari o mag-away man ang Aldab at ang mga Armin, hinding-hindi po gagawin ng GMA Network na magkasama ng live si Alden Richards at si Maine Mendoza. Pero, may pero mga ka-Aldab, pero kapag merong gagawin na medyo masakit para sa Aldab, yung tipong kakausapin na naman si Tisoy o may gagawin na naman po sila, papayag sila. Pero may kondisyon. Yun ang masakit doon mga ka-Aldab, yung kondisyon. Kaya nga mga ka-Aldab, minsan po hindi talaga pumapayag si Maine Mendoza at ganun din po si Alden. Kasi once na magtagpo yung dalawa, may kondisyon. Yun yung masakit. Di po ba na marami na naman pong mga mamis, mga titas, mga senyor na masasaktan po sa sasabihin nila. Kaya yun na po yung iniiwasan nila Maine Mendoza at Alden. Di po ba? Kung ganun naman po, kahit hindi na po sila magsama o kumbaga mag-live, di po ba? Kung pasakit naman po ang ibibigay sa atin pagkatapos noon, hindi nyo po ba nararamdaman? Once na may mga update akong nakakilig, talagang sobrang kilig, binabasag agad. Di po ba, kundi si Daddy Bay, ang GMA Network na kusat ba namang isama ni Nelson Canlas si Maine Mendoza? Ano ba yan? Di po ba? Doon na lang, dismayado na po ako eh. Hindi ko lang po masabi sa inyo na talagang yung dapat kong sabihin. Kaya lang, siyempre mga ka-Aldab, ramdam ko rin naman po
kung ano yung nararamdaman ninyo kapag nakakapanood tayo at nababasa natin yung mga ganyan na akusasyon, hindi po ba? Uulitin ko mga kaaldab, sana sagutin nyo ang comment ko, bakit hindi si Mengay at Isoy ay magsama ng live sa Itbulaga. Hanggang dito na lang po ang aking latest updates. Kaya kung bago lang po kayo sa channel na to at True-Blooded Aldab Nation ka, eh consider na kitang bagong subscriber at huwag mong kalimutan pindutin ang bell icon para lagi kang updated sa bawat video na i-upload ko. Hanggang sa muli, salamat sa panonood at pakikinig.